Welcome back again guys to my channel. We're going to bake cream cheesecake. Welcome to my channel. First thing we need to do ay ang ating Graham crushed graham. Ayan. We have 200 grams of crushed graham or 2 cups. Kasi gagawa tayo ng naka-tin can na graham. And I also have 1/2 cup of melted butter. Wait lang, kasi hindi pa siya masyadong nag-melt. Dapat room temperature lang ang inyong butter. You can use any kind of butter na gusto nyo. Pwede yung healthier version, yung salted or unsalted butter. Itong ginagamit ko guys ay yung pang-bake talaga na butter. And then we will add it to our 2 cups of crushed graham. Kung gusto nyo naman, pwede rin kayong gumamit ng cookies or kung ano yung gusto nyo, kung saan kayo happy, maha-happy. Para everybody happy. Ayan, lagyan na natin ang ating butter sa ating crushed graham. Halu-haluin nyo lang siya. Haluin lang mabuti para yung butter ay may spread. Diba? Malagyan lahat. Dapat mas malaki pala yung bowl ko. Maliit ang aking bowl. We added butter kasi yun ang fat na mag-combine or parang binder ng ating graham para pag nilagay na natin siya, na-press natin siya, magsasama-sama siya, kumbaga. Tapos, optional, lagyan nyo ng sugar para may lasa yung crushed graham nyo. Siguro, lagyan lang. For 2 cups, you need at least 2 tablespoons, but lalagyan ko lang siguro siya ng 1 tablespoon. Para iwas na matamis. This is stevia sugar blend. Ayan. 1 lang. Ito po yung gamit ko. Stevia. I'm not using white sugar talaga. But yung stevia sugar blend. Para mas healthy. At hindi ako magigilty. Kasi masarap ang cheesecake guys. It's one of my favorite. It's one of my favorite cakes and yung pinaka ano ko din go-to cake na gusto kong gawin na madali akong sapian ng kasipagan pag gagawa ako ng cheesecake. I prefer to make my own cheesecake kasi alam ko kung ano yung sugar na ginamit at alam ko kung paano na prepare. So ayan, pwede na. Okay, and then gagamit tayo ng transfer na natin siya para ma-prepare na natin sa ating pan. So I have tin cans here. I don't know if I can make 4, but ito kasi is 4 cups. So 4 cups of cheesecake, so maybe I'll be able to make 3. Ito na rin kasi guys yung gagamitin natin direct sa oven. Ayan. So, we have 3 tin cans.
lalagyan na natin siya ng ating gray ham. Fresh gray ham. Set aside muna natin ito. And gagawin na natin ang ating cream cheese. So I have here my cream cheese. This is 1 kilo. 1 kilo of cream cheese. Or 4 cups. Of cream cheese siya. Make sure na before you start making your cream cheese cake, ang yung cream cheese ay nasa room temperature lang. Hindi po siya yung galing sa freezer or galing sa ref. Para mas yung texture niya mas magiging maganda, mas magiging softer at hindi siya yung parang magbe-break up sila. Ganyan. Tapos pati yung butter, guys, don't forget, room temperature din siya. Para mas mag-form ng maganda ang ating mga ginagawa. Ngayon, kakailanganin natin ng tulong ng ating hand mixer. Oh, may hand mixer na ako, guys. Gagamit na tayo ng electric hand mixer. So, before that, lalagyan na natin siya ng sugar. So, I'm using this. For 4 cups, we need, para hindi masyadong matamis. Ano lang, 1 1/4 lang. So, 1 1/8 lang. Okay na yung 1, no? Sige, dagdagan natin ng konti. Okay. Ayan. 1 1/8 cup of stevia sugar. Guys, pag-mix na tayo, so sa low lang muna siya. Okay. There, guys. There. Ayan. Ay, nako. Kasi maliit yung ating mixing bowl. So, dahan-dahan lang. Soft na siya. Sayang yung tumatalsik. Pwede na natin ilagay yung egg. One at a time. One at a time lang. So, we have 6 eggs. Ayan. Pag nahalo na, dagdag natin ulit yung isa. Another egg.
ilagay ang inyong cornstarch. So, I'll be putting 1.5 tablespoon of cornstarch. Ayan. So, i-mix natin mabuti. So, okay na guys. Na-mix na natin siyang mabuti. At malambot na ang ating cream cheese. Ngayon naman ay maglalagay na tayo sa ating tin cans na pre-prepare natin kanina. So, maglalagay na tayo ng tin cans. Ayan, sinisimot ko talaga siya. Kasi sayang. Ay, kabali. So, we were able to make 4 tin cans of cheesecake out of 1 kilo na cream cheese. Ayan. I-bake naman natin siya for 45 minutes at 150 degrees Celsius. So, mahina lang para hindi ma-overcook or masunog yung ilalim and yung gilid ng ating cheesecake. So, antayin na lang natin siyang maluto, guys. Ayan, luto na sila. So, papalamigin na lang natin. Then, ilalagay na natin sa ref. Diba? Let it cool muna kasi mainit-init pa. Ito na, tinry kong i-pinch with a spoon and dumikit. Ayan, nasira tuloy yung kanyang beauty. Medyo may bubbles-bubbles siya, guys. Pero okay lang yan. And mukha namang soft. Ayan, oh. Huwag malambot pa sa gitna, okay lang kasi papalamigin pa naman natin. And pwede na siyang i-serve bukas. I-ref na lang natin and let's see ang kanyang kalalabasan bukas. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.